Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang, I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, mid-month of August 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aini. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Kung hindi magpupit sa ito, huwag mo nang pilit. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, wow, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, luwakan natin ating isipan. May makikita kita no na mahalaga, malalapit sa puso. Mga pinahalagang tao, 'yan. Siguro may union eh, may union ako nakikita. May togetherness, may bonding ako nakita. Maari may maglalabas ng pera, maaring ito is a part of the family. Sabi sa inyo, sa nakita ko dito, baka may mga gagawin na kayong bagay-bagay or kung ano man 'yan. Let's begin. Okay, Aquarius. Love the funnel. Sinasabi dito na meron daw mga frustration sa buhay na hindi mo umaga, may mga bagay na hindi ano ba dito na ano tawag dito? Na hindi mo ma-learn. Tama ba ako? O hindi mo siya ma... Parang ayaw mo matutunan. May mga bagay na situation sa buhay mo na parang hindi mo maintindihan, hindi mo... Hanggang ngayon hindi mo ma... na ayaw mo matutunan. Halimbawa, paano ba sabihin sa example to? Halimbawa, may problema ka, ganyan. Pero hindi mo yun ma-accept-accept. Sa ngayon. Kaya, nakita ko dito na yung frustration nandun. No? Kailangan every frustration o struggle in life, kailangan natin may matutunan. No? And sa nakita ko dito sa'yo, sa ngayon kasi wala pang magbabago sa buhay mo. No, siguro more on emotions, magkakaramdam ka raw ng lungkot, pag-aalala, pag-isip every night sa nakita ko dito. And then sa nakita ko rin dito with the goldfish is when it comes to your wealth, medyo hindi ko pa nakikita na mag-improve. Siguro hindi ganun sa ina-expect mo. Ganyan nakita. Iba dito may spiritual growth na. Don't ignore, no? Yung nakita ko dito sa spiritual growth nyo. And we have the chair filled. Ang sabi dito is, yun nga, maaring may mga dati mo nakakilala na magkakaroon ng union or getting together. Magkakabanding. Maybe you are dealing with the to, ay, ano ba to? Aries, no? May matitigas daw. Well, hindi kung sino man siya, may matigas ang ulo, no? At hindi nakikinig. Above the broom. Nasabi dito, maybe maglilinis ka ng bahay, mag-aayos ka ng bahay, o may kailangan ka ilit ko, maybe sa iba may kailangan ka ilit ko, or may kailangan kang linisin ng mga problema, ganyan, mga sitwasyon, maaring ganun. And then, nakita ko rin dito na magkakaroon ng mga bagong ugali, or either ikaw, or siguro may mga madi-discover ka pa na more when it comes to your attitude or when it comes to yung mga nakakasalamuha mo sa paligid mo. Pero kumweb, ang sinasabi dito na you are protected naman sa mga force ng negative. No? Kaya, yun nga, protektado ka ng taas sa nakita ko dito. And when the kite,
Yan, yung nakikita ko dito, makakaramdam ka raw ng pagod. Yan, makakaranas ka ng panghihina, ganyan na nakita ko. Sa nakikita ko sa iyo dito, Aquarius, kunin mo lang ako, kung hindi ito mapupit sa iyo, huwag mo nang ipilit, no? Kasi ang dami yung energy sa muna ito. Ang nakikita ko dito is, meron daw na mga something government, authority, or official building something na ako nakikita na hindi pa siya totally matatapos. Kumbaga, may delay ako nakikita. No? Magkakadelay-delay. Sa iba naman dito, then nakikita ko rin na nasa sa'yo daw yung mga answer eh. Kumbaga, the key is in yours. Nasa sa'yo. Nasa sa'yo yung mga kasagutan, sa tanong mo, ganyan. Nasa sa'yo yung action sa nakita ko dito sa iba. May mga magbubukas sa'yo. No, may mga mag-unlock. Siguro, spiritual awakening, growth, yan. O kaya, mga new ideas in life, yan. May mga mag-unlock. Tsaka, nandun daw yung, ano mo, fulfillment. There's a fulfillment. Sa kaya ka, Dr. Bidaki, kasi, the fulfillment in your life is in, nasa sa'yo. Yun ang nakita ko. Ikaw at ikaw ang mag-a-unlock ng lucky mo, ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, to achieve your goals, ganyan. Kumbaga, may mag-o-open na bagong destination din sa iba. Yan, kung ano man destination niya, may mag-o-open, as in may mag-o-open. No, sa nakita ko dito. And then sa nakikita ko rin sa iba na, yun nga, may mga dreams or magiging imaginative daw kayo. May mga gusto na kayong ma-achieve or may mga wishes ako na nakikita dito. Pero sa lahat daw ng ito, there's a progress ako nakikita. Sorry yan, ano. Yeah, may mga proseso daw yung mga bagay-bagay. Sinasabi ito, maybe you are dealing to Gemini, Virgo, or Taurus. Ano, sa nakita ko, sino man sila. Kakaibigan mo, anak mo, kakasalamuhan mo yan. Ang nakita ko dito, sinasabi dito na iba dito, siguro may mga travel kayo, may mga pupuntahan kayo, activity, magiging busy ang iba. May mga enlightenment din ako, new ideas o pag-isip. May mga movement talaga ako nakita sa iba. Nakikita ko rin na yan, spiritual awakening ng iba, no? More on magiging malakas daw yung intuition nyo sa iba, more. Mas lalo siya mag-enlighten. May mga sitwasyon ako na nakikita na parang, I don't know kung pamana, ako nakita. May legacy na may mga dapat sundin ang sinasabi rin dito. Tsaka, parang may sisiya sa atin ka sa sarili mo. Yun na nakita ko. O may mga sisiya sa atin ka na situation in life. Yan, either yung sa family mo, sa bahay mo, mga attitude nila. May mga pag-aaralan kay ata eh, yung nakikita ko sa iba. Parang andun na rin yung pag-iisip mo na stability nila, stability mo. Ganyan, stability ng mga mahal mo sa buhay, yun nakikita ko sa iba. Nakikita ko rin na you need to be aware ang sinasabi, no? Or maybe you are aware sa mga feelings ng malalapit sa puso mo. Sa mga feelings ng nakakasalamuhan mo. Yan. Magkakaroon daw ng more on development with comes to your family, relasyon, sarili, at iba pa. Yun na nakita ko. Magkakaroon ng mga development at improvement. Kumaga, magkakaroon ng mga success in life sa mga ibang aspeto ng buhay, no? Sa nakita ko dito. Siguro sa nakita ko to, you need to improve. Nadidilim. Pag ginaganito ko, dumidilim kasi siya. Siguro pas more mong i-improve yung sarili mo, no? Or maaari magkakaroon ng improvement dito sa yourself talaga. Sa nakita ko dito.
Nakikita ko sa'yo dito na yan, baka nga may pagkakagastusan, may mga tutulungan, ang nakikita ko dito, may paglabas na pera ako nakikita. Andun din yung ano mo, yung tinutulungan mo, o may tutulungan ka ata na pamilya? Pamilya mo? Yun nakita ko. Yun. May tutulungan ka raw na isang tao, maaaring a part of the family, ang nakita ko dito. May pagkikita-kita, may union with the family, no? Sa nakita ko dito. Napapahinto ako kasi gabi na. Ano na pala? Ano na? Alauna na. Na mahigit. Kaya medyo hinihina ako kasi magigising yung anak ko. Ayun, nakikita ko nga dito na gano'n. May magkikita-kita daw. May mga wish come true ako na nakikita. Yung iba, may mga, yung ibang wish mo daw matutupad. Yan, babalik na daw yung sigla mo. Babalik na yung dating kasiyahan sa loob ng pamilya. Yan, unti-unti siyang, unti-unti na siyang babalik ang nakikita ko dito. Trust your intuition, listen to your inner voice. Ano sa nakita ko dito? Yun nga, mayroon akong ano dito ah. Meron akong nakikitang ano ba to? Naghikab ba si ate eh, no? May nakita akong departure. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit may a part of the family, may tao na naglilihim. O maybe ikaw, malihim ka. Ganyan. Pero sa iba sa inyo, may tao daw na malihim. A part of the family, maybe. O malapit sa puso mo. Nakakaratag ka nga daw ng pagod, no? Pagod. Yan. May mga sitwasyon ako na nakikita na i-leave behind mo na. Ganyan. Sitwasyon na mapupokus ka na lang sa sarili mo, sa pamilya mo, na mahalaga sa'yo, yung nakikita ko dito. Magiging strong and wiser ka na raw sa iba sa inyo, no? Kumbaga, may ma-overcome mo na daw yung mga difficult situation mo. Ano ba to? Sa buhay mo, yun ang nakikita ko. Tsaka lang sinasabi ito, pabalik ito yung strength, yung pagiging, yung hindi ka na madaling masiraan ng loob. Babalik na daw yun. May travel na iba, no? Alam mo, may inaalala kayong sitwasyon na every night yung iniisip to achieve. Yung may mga gusto kasi kayo ma-achieve eh. Yung mga gusto kayo ma-achieve sa buhay niyo pero iniisip nyo siya. Meron ka rin mga naaalala. Yan, baka may mga nire-reminizing mo na mga situation in the past. Maraming ganun. O mga nangyayari na gusto mong mangyaring ma-fulfill o ma-accomplish. Baka yun, naaalala mo yun. No? Maybe rin, nakikita ko sa iba sa inyo, baka namimiss nyo yung anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Ganyan, baka may mga namimiss kayo. Ang dami naman. Dalawa oh. The world. Yung tama nga oh, may mag-o-open daw sa'yo. Na isang opportunity. Kumbaga, magkakaroon daw ng transformation sa iba. There's an unexpected change na magaganap sa buhay mo. No? Kumbaga, may mga pagsasaad. Yung mga, maaaring may mga inaayos kayo, ganyan na magtatapos na ang nakikita ko dito. Kung ano yung mga inaayos nyo na nakita ko, ma-achieve nyo na daw ito. Kung ano man ito. This is a soon. Soon, ma-achieve nyo na ito. Siguro within
October, 10 months, 10 weeks, mga ganun, or maybe less. Ganyan, nakita ko, 6 weeks, something ganun. Yan, may maa-accomplish ka na raw sa buhay mo. Yun na sinasabi. Kumbaga, mayaring iba dito is, magkakaroon kasi ng new horizon eh. Magkakaroon ng new horizon sa buhay mo. May ililet ko ka na at magkakaroon na ng movement. Ito, puro movement to. Kumbaga, nahanda yung generosity kayo, no? Mabait, mabait kayo. Siguro yung mga hinihintay nyo, nakita ko dito, ma-achieve nyo na to. Magiging busy yung iba. In the past, nakita ko sa inyo, may sumasakit ba ang likod sa inyo? In the past, nakita ko parang nagkaroon ka ng mga deep wound. Na may mga deep wound, may mga suffering ako nakikita sa inyo. Then, may mga deep unhappiness, tsaka maybe someone abandon you or inabandonahan mo. And then, nakita ko rin sa iba na maaring may nawalang buhay in the past na nakita ko. May tao talaga dito na binakstab ka, no? Nirakbo, mersa rakbo, ito na ako nakikita. May mga taong ginago ka. Nagkaroon ng mga pagtataksil, no? And then nakita ko naman yung sitwasyon na to, na natapos na, no? Sa iba dito, there's finish na yun. Kumbaga, you're now in a new horizon, lahat ng difficult na sitwasyon na naranasan mo sa buhay mo is nakita ko na, nasa side ko na, matatapos siya. Madami na, madami, meron ka na ano, no? Madami nang tumatakbo sa isip mo na kahilingan. No? Madami ka nang dinidaydream, marami ka na pinapantasize, kanya, ano, marami ka nang binibision mo na yung mga mangyayari at mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi, yun nga, may sitwasyon ako na nagpo-focus ka na dito. No? May mga sitwasyon ako na nakita nagiging curious ka na. To enter to a new world, to enter to a new opportunity of your life. Yung mga ganun nakikita ko dito. Basta when it comes to choices, yan, baka may choices yung iba. Ikaw o a part of the family, nagkakaroon ng choices in life. Basta trust your intuition lang kung sino man ito o ikaw man ito. Yan, kung magkakaroon ka ng choices in life, be patient lang, no, para hindi mag-miss. Yan. Be patient sa mga choices, be patient sa lahat. Ay. Uy, 9 of cups, oh. Ah, okay. Excited ka na na makamit ang mga wish come true mo. Hindi na yung excitement. Nararamdaman ko sa'yo yung pag-i-excitement. Hindi yung, meron kang mga ano feelings na itinatago na excitement in your heart, in your mind. Yan, nakita ko sa'yo dito. Tingnan natin sino saan. Makimpimin kayo. Oh. Oh God, it's okay. Kung ano man itong mga hinihiling nyo sa buhay nyo, magkakadelay-delay siya, ha? Magkakaroon ng delay-delay, maaaring there's a bad timing na mangyari. Kung ano may mga ginajustisan nyo at gusto nyo mabigyan ng hustisya, magkakadelay-delay po siya. Maaring may mga tao na ayaw makapag-usap sa'yo or walang gaanong pag-uusap ang nakita ko dito, magkakaroon ng mga slow movement, no, sa nakita ko dito. Kakaroon ng out of control sa iba at iba dito makakancel. May makakancel, may madidelay. Ako nakikita din sa inyo.
stagnation ang nakita ko. Nagkakaroon ng stagnant eh. Siguro may mga sitwasyon na unclear, no? Mga unclear path ang nakikita ko dito sa iba. May mga tension pa talaga na hindi nagtatapos, ano? Hindi pa natatapos. Parang na-delay nga siya. Ay stagnant siya, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ba kayo ng ano? Married justice? May tao dito na ano? Hindi ko alam kung binubuli ka niya or ikaw ang pinag-iinitan niya. Kaya nakita ko dito sa yung deep wound, no? Pahalagaan mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, ha? Protektahan mo yung sarili mo. Hala? May dalawang tao ako nakikita dito. Yung iba sa inyo, dalawa tao nyo? O may dalawa, basta may dalawang person ako, or vice versa. May dalawang tao ako nakikita dito. Siguro nagkaroon ng third party sa iba, no? Or, kasi dalawa energy na nakikita ko eh. Yung isa feminine. Well, pareho naman silang feminine. Yung isa super bait na hindi, mabait silang pareho. Actually, mabait silang pareho. Pero feminine. As in feminine. Yun nakita ko. Siguro, when it comes to kung may karelasyon ka o ikaw na may third party, yun ang nakita ko sa iba. Kasi may ibang tao ako nakikita. Nandito na yung ano, no? May mga hinihiling ka sa taas na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Masabi, ang sabi lang dito, huwag ka daw mawawalan ng, huwag ka daw masiraan ng loob na hindi mo ito ma-achieve kasi ma-achieve mo daw siya. O ano man yung napanghihinaan ka at nagiging slow ang movement, huwag ka daw mag-alala doon. No? Keep moving lang to reach your goal, syempre, sinasabi dito. Leap of faith, renew your ano, paniniwala. Sinasabi dito. No, kumbaga wag kang mapanghinaan or wag kang mawalan ng pag-asa kasi ma-achieve mo daw itong sitwasyon na to. O ano yung gusto mong ma-achieve na goal sa buhay mo. No. Kasi ito mo, binagtabi siya. May sabihin, magkakaroon na ako ng refreshment. Magkakaroon talaga ng success. Kailangan mo daw balansin ano, yung mga situation no, sa nakita ko ito. You need to balance. You're manifesting money, ah. You're manifesting achievement and fulfillment. Pero nakita ko yung mga imamanifest mo daw. Kasi the universe is looking upon you. Yung mga minamanifest mo daw, makangyayari daw. No? Ang nakita ko dito. Ma-accomplish mo daw. Palaisip kayo, no? Yes, magkakaroon daw ng, yes, merong ano dito, ha? May luck, ha? May lucky daw na darating sa'yo. Kumbaga, may maa-accomplish ka nga. Within 5 weeks, 5 days, 5 months. Yun yan nakita ko.
doon sa happiness na makikita mo na daw yung liwanag, babalik na daw yung sigla mo, magkakaroon dito ng improvement with regards sa finances, magkakaroon ng recovery, may lucky, there's a luck, the luck is in your side, and yung mga hardship na dinaranas nyo, paghihirap nyo, magtatapos na. As in. Ano, magkakaroon na mga positive change sa buhay mo. May success, material success, increase ng money, enlightenment with comes to your spiritual growth, happiness, joy, and iba dito, may celebration. Ako nakikita. No? Yan, may mga maaaring may putakang married, birthday, something like that. Magkakaroon, makikita mo na daw yung light at saka babalik na yung sigla mo. There's a recovery ng lahat. Andito yung part na ano, no? Parang hindi yung may mga pinagsisisihan ka sa buhay mo. Ay, hindi. May tao. May tao dito na hindi ko alam kung siya yung tao na may pagkasinungaling. Pero hindi ko alam why. Ba't parang may lungkot o regret siya sa buhay niya. Maaaring may mag-sorry sa'yo. Hindi ko alam kung sino siya. A part of the family? A part of part of the family siya or kasamaan sa trabaho. Ganyan. Maaaring may mag-sorry. O basta malapit siya sa puso mo. Dahil because may nagsisisi na dito. Yan nakita ko. Baka receive pa ng text message or mismo sa harapan mo mag-sorry siya sa'yo. Maaaring gano'n. Nakita ko yung pagiging malungkutin mo o mga pag-iisip every night. Eh, minsan tulog-tulog din, no? Baka kulang iba dito sa tulog, no? May mga sitwasyon na nag-fail, kumbaga, sa'yo, no? Pero sa nakita ko dito, continue ka pa rin. Kahit nagkakaroon ng failure sa buhay mo at lungkot, continue ka pa rin. At focus ka pa rin to reach your goal. Yun na nakikita ko sa'yo. It's good naman din yung energy mo. Kahit minsan nalilito ka sa iyong mga tatahakin na landas, kahit na hindi na ini-illusion mo na lang ito, yun nakita ko. O dinidream mo na lang siya. No? There's a delusion ako nakikita dito. Ay, nakita ko, Wheel of Fortune, oh. Tanin. Diba? Oh, meron nga ano dito, oh. Meron nga ditong growth ako nakikita sa'yo. May growth ako nakikita sa'yo. Ang banda. Pinaliwanag kasi ako eh. Sorry. Baka nagigising yung anak ko. Magkakaroon daw. Uy, may ano dito ah. May travel kayo. May mga activity daw kayo na gagawin. Growth of the money, yes. May mga exciting situation. Activity. Travel. Or na magaganap na sa inyo. Tsaka ano, siguro may exploring kayo. Ayan. May mga adventure eh, ako nakita eh. There's a new direction ako nakita sa iba, no? Ibig sabihin, may tao dito na umalis. May tao na nag-iba ng landas kasi meron siyang bago. No, sa nakita ko. Baka yun, naalala mo. Baka naalala mo yung tao na to. Halimbawa, anak mo. Humiwalay sa party mo, sa bahay mo, sa pamilya mo, o kaya karelasyon mo, umalis kasi nagkaroon, may namit na isang tao. Ganyan. Yun nakita ko. Gulat ako. Gulat ako doon. Yun. No, you're jungling, ano? Ang dami mong gagawin daw. Ang dami mo daw multitasking, tsaka ipa-priority na bagay-bagay. Nakita ko rin na ikakat mo na yung mga bagay-bagay na hindi nagiging good sa'yo.
Kasi look to the future ka na. No. Arigato namaste, guys.